Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's video, gusto kong i-share sa inyo is kung ano yung mga magandang i-invest sa Pilipinas. So guys, based dun sa experience ko, ang magandang i-invest sa Pilipinas is lupa. Kasi last 2016, may nabili kaming lot ng husband ko sa Pilipinas. Yung amount lang niya is, so kung iisipin mo, napakalaki ng tutubuin mo kung ang pera mo is ini-invest mo sa mas mga importanteng bagay. Lalo na yung mga OFW na katulad natin, na kapag nag-decision na tayo mag-for good, napakahirap kasi unang-una pag mga nag-for good tayo, overage na tayo para makapaghanap pa ng trabaho sa Pilipinas. So, ang pinakamagandang gawin natin is mag-invest tayo ng mga bagay na makakatulong sa atin. Kung halimbawa mag-for good na tayo sa Pilipinas, meron tayong aasahan na pwede nating ibenta kung sakaling magipit na tayo. Kasi normally yung mga OFW na nag-for good, umaasa lang talaga sila dun sa mga perang na iuwi nila sa pag-abroad nila. So, ang tip ko is maghanap kayo ng mga lupa na mura. At kung wala kayong pang cash, meron din mga place na nagbibigay ng installment ng lupa. Kasi meron din akong nabili na lupa dati na nag-installment ako for 1 year. So yung lupa na yun is binayaran ko good for 1 year. So madaming place sa Pilipinas na madami pang murang lupa. And then last March, this 2020, meron din kaming nabili na lot na so kung iisipin mo, napakalaki na nung tutubuin mo kung ibebenta mo yung lupa na nabili mo sa 350. Guys, isipin nyo kung yung ini-spend natin sa mga bagay na hindi importante para lang sa luho ng katawan natin, katulad ng mga bagong cellphone, bagong shoes. Okay lang na bumili tayo ng mga ng bagay, pero di dapat sobra-sobra. Katulad ng cellphone, yearly yan, may mga bagong model, at ang price niyan hindi basta-basta lang. May mga bagong cellphone na katulad ng iPhone, ang price niya is more than 30,000, 40,000. And kung iku-compute mo yon, pwede mo na siyang ibili ng maliit na lote sa murang halaga kung naghahanap ka lang ng mabuti. Kung wala kang pang cash, meron ding mga installment na lupa sa Pilipinas which is kayang-kaya mong bayaran monthly. So yun guys, dapat wise tayo paggastos, lalong-lalo na kung nandito tayo sa abroad, dahil hindi habang buhay malakas tayo, hindi habang buhay nandito tayo sa abroad. Kahit anong mangyari, uuwi pa rin tayo ng Pilipinas, at pagdating natin sa Pilipinas, kailangan natin ng at least may mapapagkunan kung halimbawa maubos na natin yung naipon natin sa pag-aabroad. So, isang magandang investment is lupa. And then, kung may extra kang pera, mag-invest ka rin ng gold. Kasi, isa din ang gold sa napakagandang investment. Tumiming ka lang sa time na mura siya, saka ka bumili. And then, yung gold price is palagi siyang tumataas. Kaya yung ini-invest mong pera is hindi siya talaga malulugi. So, kung may extra kang pera, instead na bumili ka ng napakaraming sapatos, ibili mo ng gold. So, yun guys. Kaya ko lang ito ginawang video na to kasi marami ako mga nakikitang mga Pilipino na nagfo-for good, at pagdating sa Pilipinas, after few months, wala na kaagad yung pinaghirapan nila. Kasi, hindi nila na prepare yung sarili nila sa
pagdating sa for good. Kaya ilang months pa lang ubos na yung pera nila, tapos naghahanap na ulit sila ng panibagong trabaho sa Pilipinas. Pero alam niyo naman sa Pilipinas na kapag overage ka na, napakahirap maghanap ng trabaho. At isa pang maganda din na backup pag halimbawa nag-abroad kayo is mag-isip kayo ng kahit isang maliit na negosyo kung wala kayong sapat na pangpuhunan. Kasi pag may negosyo ka, hindi lang yung sahod mo ang aasahan mo. Meron ka ding aasahan na kita sa negosyo na binuksan mo. So yun guys, madaming pwedeng pagkakitaan sa Pilipinas. Dapat lang aralin mo mabuti kung ano yung negosyo na pinapasok mo at maghanap ka ng tao na pagkakatiwalaan mo. Pero isa yan sa magandang backup na para pag nag-for good ka sa Pilipinas, hindi ka mahihirapan. Dahil meron kang aasahan na kita buwan-buwan. At yun nga, katulad ng sinabi ko sa inyo, napakagandang investment ng lupa kasi isa yan sa bagay na pwedeng makatulong sa'yo kung sakaling magipit ka pagdating ng panahon. So yun guys, ito po yung video ko for today. At sana kahit papaano nakatulong to sa inyo na maisip nyo kung ano yung mga bagay na mas magandang i-invest kaysa sa mga i-spend nyo yung pera nyo sa mga bagay na hindi naman talaga importante. Kasi yung mga bagay na yun is naluluma yan. Let's say yung cellphone, every year maluluma yan. At kaya tayo nagtatrabaho sa ibang bansa para ma-secure natin yung kinabukasan natin at kinabukasan ng pamilya natin. Pero kung hindi natin yung napapaghandaan ng tama, minsan nauuwi tayo sa wala pag-uwi natin ng Pilipinas. Mag-isip tayo ng mga bagay na pwede nating i-invest yung pera natin nang hindi masasayang at pwedeng kumita ng sa ganung paraan pag nagplano na tayong mag-for good sa Pilipinas, pwede itong makatulong sa atin balang araw. So yun, hindi lang sa para sa atin, para din sa pamilya natin, para kapag nasa Pilipinas na tayo, hindi tayo magmukhang kawawa kapag halimbawa naubos na natin yung mga naipon natin. At yung mga naipon dar natin na gamit, uumpisahan na natin ibenta dahil wala na tayong pera. So yun guys, mag-invest kayo sa lupa, mag-invest kayo sa gold, maghanap kayo ng kahit maliit na negosyo na pwedeng pagkakitaan at kahit papaano meron kayong income monthly, ay napakagandang paraan nun para balang araw kung halimbawa magpo-for good na tayo is meron tayong aasahan. Hindi tayo mahihirapan na mag-adjust. So yun guys, I hope na nakatulong tong video na to na kahit papaano ma-inspire kayo na mag-isip kung ano yung mga bagay na makakatulong sa atin habang kumikita pa tayo at nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. Ayun, at thank you so much sa lahat ng support nyo sa channel namin. At sana huwag kayong magsawa na sumuporta sa channel namin. Ingat pa din po palagi. God bless. Thank you and bye-bye. See you on my next vlog.